Hi guys, ang ituturo ko naman po sa inyo ngayon ay ang paggawa or pagtatahi ng scroll stitch, split stitch, coaching stitch at ang stem stitch. Ganito po gawin ang scroll stitch. Ayan, pagmasdan po muna ninyo yung pagtusok ng karayom sa tela. Ayan, iniikot po ang sinulid doon sa nakatusok na karayom. Yan, tapos hinigit. Yan, uulitin po ulit. Yan, itutusok po ng konti lang ang kain ng karayom doon sa tela. Tapos, yung pinakapunong sinulid po ay iikot doon sa nakatusok na karayom. Yan. Pag naiikot po yan, nakaabang po yung isang daliri sa kaliwa at siya yung magkocontrol naman po doon sa sinulid na nakaikot. Ayan, ganyan po. Hinigit na yung sinulid. Ayan, iulitin po ulit natin. Ayan, nung mahigit ang sinulid, yan po, itusok ng maliit. Maliit lang po yung kain ng karayom sa tela. At pagkatapos, iikot po muli ang sinulid dun sa nakatusok na karayom. Yan, nakakontrol po yung isang daliri at hinigit na po ang sinulid. Yan, ganyan po ang pagtatahi ng scroll stitch. Muli ay itinusok ang karayom. Yan, maliit lang po yung kain ng karayom dun sa tela. Tapos, iniikot lang po ulit ang punong sinulid at hinigit. Yan, ganyan po. Ayan, pagmasdan po ninyo yung tusok ng karayom. Ayan. Ayan, tingnan po ninyo kung paano hanggang matapos. Ayan, itinusok muli ang karayom at nung maitusok ay iniikot ulit ang sinulid. At hinigit. Yan. Yan. Ganyan po ang pagtatahi ng scroll stitch. Yan. Ganyan po ang hitsura ng scroll stitch. Yan. Ganyan po. Yan, ganyan po ang pagtatahi ng scroll stitch. Madali lamang pong sundan. Ang susunod naman po ay ang split stitch. Ganito naman po ang split stitch. Ayan, pag na itusok po sa ilalim, pataas ang karayom, ay ibubuka po ang sinulid. I-split po ang sinulid bago itusok ang karayom. Ayan, naka-split na po yung sinulid niya sa puno. At itutusok po ang karayom dyan sa loob ng naka-split na sinulid. Ayan, hihigitin. Ayan. Ulit-ulitin lang po na ganun ang procedure. Ayan. I-split ang sinulid bago itusok ang karayom. At pag naitusok ang karayom ay higitin. Ayan. Ganyan po. Madali lamang pong sundan.
Muli, i-split ang sinulid. Yan, ganyan. I-split ang sinulid at itusok ang karayom sa loob ng naka-split na sinulid. Ayan, ganyan lamang po. Madali pong sundan yan. Yan, i-split pong muli ang sinulid sa pinakapuno at itusok ang karayom at higitin. Yan. Gawin lamang po hanggang sa matapos, hanggang guhit. Yan. In-split ang sinulid at itinusok pong muli ang karayom at hinigit. Yan. Ayan. Tapos, in-split pong muli ang sinulid at itinusok ang karayom sa loob ng naka-split na sinulid at muling hinigit. Yan. Yan, ganyan po ang hitsura ng split stitch. Yan. Ganyan lamang po ang paggawa sa split stitch. Yan, ganyan po itsura niyan. Yan. Ang susunod naman po ay ang crochet stitch. Ang paggawa po ng crochet stitch ay magkakaroon po muna ng imaginary na sinulid para siya po yung susundan ng gagawing crochet stitch. Yan. Nung maitusok na po yung imaginary na sinulid ay itinusok na po yung kulay itim. Yan po yung kulay itim na yan ang siyang yayapos diyan sa blue na sinulid. Yan, ganyan po. Pagmasdan po ninyo yung pagtusok ng karayom. Yan, itinusok sa tapat ng itinaas na sinulid. Yan. Yan, bali nakayapos po yung kulay itim na yan dun sa kulay blue. Para hindi siya makagalaw. Yan. Gawin lamang po hanggang doon sa dulo. Yan, inirekta na lamang po ang pag tusok doon sa kabila. Ayan, katulad po niyan, irerekta ko po yung pagtusok. Pamula po diyan, itinusok po sa tapat na iyan, tapos ang labas na po ng karayom doon na sa kabilang dulo. Sa kabilang gagawing yapusan. Ayan, ganyan po siya. Yan. At muli, itutusok ulit sa tapat, sa kabila lang, medyo sa malapit lang din ng pinagtusukan. Yan, diyan. Pero nasa loob po yung kulay blue. Yan, at muli, hinigit. Yan. Niyapos lang po ng kulay itim yung kulay blue na sinulid. Ayan, muli, itinusok. Yan, itinusok sa tapat at lumabas ang karayom doon naman sa susunod na pagyayapusan. Ayan, muli ay itinusok
sa tapat ng punong sinulid. Ayan. Yan, ganyan po ang hitsura ng coaching stitch. Yan, parang may yapus-yapus na sinulid. Ang susunod naman po ay ang stem stitch. Sa stem stitch po ay ang katulad niyan. Itinusok na po yung sinulid ay yung karayom. Yan, pag ganyan lang po. Yan. Ayan, nasa, bali nasa baba yung pinakapunong sinulid. Tusok lang po siya ng tusok. Isang direction lang po ang pagtusok. Yan. Pag naitusok yan, higit. Yan, ganyan po ang stem stitch. Pero yung pinakang sinulid niya, yung pinakapuno, nasa gitna ng tinahi. Yan, katulad yan. Ayan, nasa gitna po yung pinakapuno. At pagmasdan po ninyo, naka-letter T. Naka-letter T siya. Ayan. Muli, itinusok ang karayom at hinigit. Ayan, pag hinigit pong iyan, nasa gitna po nung tinahi. Ayan. Nasa gitna yung punong sinulid. Bali, kalakalahati lang po yung ano niya. Yung pagkain ng karayom sa tela. Ayan, katulad po na yan. Pagmasdan po ninyo yung pagtusok ng karayom, tapos yung huling puno, yung punong sinulid nandyan po yan sa gitna. Kaya tuwing hihigitin siya, nasa gitna na yung ano, yung pinakapunong sinulid. Yan. Ganun lang po ang procedure hanggang sa matapos. Ayan. Nasa gitna siya. Ayan, o. Iniangat ko po. Ayan, pagmasdan po ninyo yung ano, yung kanyang at pagtahi. Ayan, tapos hinikit. Nasa gitna po yung punong sinulid. Ayan. Ayan, ganyan po yan. Nakagitna yung punong sinulid. Tuwing hihigitin po yung sinulid na yan ay nasa gitna. Yung pinakapuno, yung pinakahuling yan, punong sinulid. Ayan. Nasa gitna po siya. Ayan, ganyan lamang po ang paggawa ng stem stitch. Ayan, muli, tinusok pong muli ang ano, ang karayong. Ayan, nasa gitna ulit siya, yung puno. Ayan, ganyan po. Muli, ay itinusok, ayan, pagmasdan po ninyo yan, yung pinakahuling yan. Nasa gitna po yung karayong. Kaya pag hinigit, nakagitna yung punong sinulid. Ayan, ganyan po. Ayan, muli itinusok. Nasa gitna ng pinakatahi niya. Ayan. Ayan, pagka yan nahigit, nasa gitna ang punong sinulid. Ayan. At ganyan po ang itsura ng stem stitch. Sana po may natutunan kayo. Thank you for watching.